Welcome back. Siyempre right? Pa, sa ating himig ng lahi. Yes, Tita, yes. Excited na naman tayo dahil... All the time, mga, all the time, all the time excited tayo. Eh, no? Kasi ang mga guests natin dito, ba? Talaga namang mabigatin. Ano? International. Oh, and also, sabihin na natin na tutuwa ako dahil... Siguro bakit? Mga 10 years old pa lang ito, nakita ko na ito eh. So, siyempre so pa, tinutukoy po namin, Mr. Gerald Santos. Hello po, Darius. Hello, Tita Felita. Hello sa lahat po it's ng online. Viewers natin. Hello yes. po. Yes. Mag-hello ka na rin sa viewers mo. Yes, kaya. Hello po, hello po. In London, in... Sa lahat. In Europe, hello po. Europe. Yes, everywhere in the world, hello po sa inyong here, lahat. Gerald. Okay. Hello, hello po. Thank you for coming, Gerald. You're thank welcome you. Po. And it's my pleasure po to be here. Thank you so much for inviting me po. Ito palagi kong tinatanong sa bawat guest namin, no? Na siyempre gusto malaman ng ating mga televiewers kung paano nagsisimula ang isang Gerald, kung sino mga artista o singer na hanggang ngayon, eh natin ito pa, naging matagumpay, ika nga, yes, at tinanggap ng tao. Sana gusto naming malaman yan, Gerald. Ayun po. I'm very happy nga to see you, Tito Darius, kasi nung nagsisimula ako, isa si Tito Darius sa mga nakakita sa akin. Kasi noon, yung sinasalihan kong amateur singing contest, si Tito Darius na nag-host and nag-judge. Yes. So, ayun po, doon ako nagsimula sa pag-amateur singing contests when I was 10 years old. Pero nagsimula akong kumanta when I was 7 years old. I remember nung bata ako, I would sing along with my parents. Alam mo naman tayo mga Pilipino, ang hilig nating magkumanta. Hilig natin music, yung parents kumanta. Ko, napakahilig nilang kumanta. So, nagulat na lang sila. Kinuha ko yung cassette tape nila, kumakanta na ako. Alam mo na lahat ang kanta? Yes, na-discover nila. Doon ka nagmana. Doon nagmana. Yes. Sa lolo ko ako nagmana. Ayan, kumakanta sila. And then, hanggang kumakanta na ako sa school programs, sa mga flag ceremonies. Until yun, 10 years old, nag-amateur singing contests na ako. Nananalo, natatalo, and but ganyan I'm thankful talaga. About ganyan that. Talaga. Kasi training ground ko po, naging training ground. That and really doon po training. Kumapal yung balat ko po sa pag-amateur singing contest. Oo, yung mga contest na ganyan. Kinakailangan naman minsan, hindi naman not always yes. winning. Not always yes, winning. Diba? But then, you know, from there, look. Look at him now, international. And then, yun po, dumating na yung Pinoy Pop Superstar, yung reality singing contest na sinalihan yes. ko sa isang network. And fortunately, nanalo po ako doon. And then, after that, ayun, napapunta na rin sa acting. Una, tanong muna, mga serye, mga teleserye. Yes. But hindi ko inakalang mapapapunta ako sa musical theater. Yes. Bale, nung matapos yung kontra ko with the network, yes. yun doon pumasok yung mga theater opportunities. May nag-offer na I play Jose Rizal yes. In a musical play, Gantipala Theater Foundation, which where I started That's sa theater. Right. Yes. Doon ko na discover na wow, ang sarap pala mag-theater, iba yung fulfillment. Mm-hmm. So I'm thankful din na naging freelance artist ako kasi kundi dahil doon, hindi ako napapunta sa theater. Kasi sa theater kasi iba yung commitment eh, yung time mo. Dapat naka-alat lang sa kanila eh. Kasi you rehearse ka dyan, di ba? You rehearse for 2 months. Yes, for 2 months. Para bago rehearsing. Dapat, ma-memorize mo yan, hindi ba? Yes po, yes po. So, ayun na. Dumating na, may mga iba pa akong roles na nagampanan. And then, ito na, dumating yung Miss Saigon. Na hindi, yeah. ko, okay. na hindi ko po inakala kasi wala naman po sa isip. Saka, pero nag-audition ka talaga. Nag-audition? Yes, hindi ko po alam kasi na may lalaking role na pwede sa Pilipino. Okay. Kasi alam naman natin, di ba, Lea Salonga, yes, Kim, sa ano lang. So, but yung mga friends namin from the press, telling us always, kasi napanood nila ako sa theater, alam mo, bagay sa itong role na to, yung role ni Tui sa Miss Saigon. So pagka nagkaroon ng audition, you should audition. So sabi ko, sige, may role pala na lalaki doon. So nag-check ako online, sabi ko, oo nga, na pwede nga to, military, ano siya eh, military general yung role niya. And then, a few months after,
nag-announce ng audition ng Miss Saigon. Wow. This was year 2016. Mm-hmm. So, sabi ko, wow, parang timing na timing. Timing na timing. So, parang ito na siguro yun. So, sabi ko, sige, try natin mag-audition. Why not? And I remember, napaka-challenging pa nun kasi we were touring a show sa Davao and sa Bicol at that time. So, wala talaga akong boses. So, sabi ko, sige, bahala na. Kung para sa atin. Gano'n, yun na lang yung naging prinsipyo mo. So, dumating po ako sa audition and nagulat po ako na sa first, ano pa, kasi yung audition nila is 30 bars. Kailangan sa 30 bars, yung first audition, kailangan you make an impression sa kanila. Right away. Kung hindi, okay, thank you. Wala, ganun lang. Thank you. Huh? Kasi sa dami po na nag-audition. Parang thank you, boys. Yes, thank you. Okay, next. Thank you, next. Next. Nagulat po ako nung pagkanta ko, nagkaroon sila agad ng interest. They were like this, parang sila, tapos... They're thinking. Yes, they were thinking. And then, pinatapos nila yung song ko pati. Sabi ko, wow, parang unusual. Lucky. So, ang ganda lucky. Po nung sign. So, and then, yun nga, hindi na po nagkamali yung pakiramdam ko, nagbigay sila ng callback slip. Mm-hmm. So, yun, na-callback na ako for second audition. Parami na ng parami yung tao na nag-audition sa akin from UK, from London. Everybody. And then, ayun na, third and fourth, hanggang yung fourth, si Claude Michel Schoenberg na yung nag-mentor sa akin and nag-audition sa akin. May picture nga ako nun eh, yung picture ko ganito eh. Awang nakausap niya ako. I'm talking to a legend, I'm talking to, wow, the maker of Les Miserables, of Miss Saigon. So, sobrang starstruck ako. Hindi ko na nga alam eh, parang ano ba yung sinabi niya? Kasi talagang, I'm in awe lang talaga sa presence niya. That's right, yeah. But nakuha ko naman yung instructions and then they were like, yeah, okay. Hindi naman agad-agad actually yung sinabi nilang I'm in. It was a they make long, you wait a little bit, no? Not a little bit, a year. A year. 1 year. Mm-hmm. For 1 year. Kasi they staged auditions kasi po sa Singapore, sa Korea, UK, New York. Ang dami po nilang, all over the world ang kanilang audition. So, hindi talaga agad silang makakapag-design. Yes po. But, sabi ko nga ako, I'm very happy na dun sa na-receive kong response from them. From them, and yeah. Yung mentorship na kuha ko, grabe po yung experience. Mm-hmm. And then, ayun, dumating na, yung after a year, they called. They emailed na they were offering me the role of Tui. Sabi ko, grabe, hindi po namin ma-imagine yung pakiramdam. Napaka, gusto fantastic. Namin, even until now, looking back, naluluha pa rin ako. Yes, yes. Gusto kong maiyak kasi ibang klase po, grabe po yung ang dami nag-audition, ang dami pong naghahangad na maging part ng Miss Saigon. And I'm one of those na maswerte. But you did that for quite a while. No? Yes, I Where did is it. Where is that, in London? Or in UK and Europe. Yes, yeah. We were touring UK and Europe for 2 years. Can you imagine how lucky a young person like this traveling the world and working doing, at the same time, yeah, singing what I love. And acting, yes, doing what you love to do. Bali yun po sa UK kasi and sa Europe, it's a livelihood. So we do it 8 shows a week. Mm-hmm. Yeah, we were doing 8 shows a week. So yun din yung challenge na i-maintain mo yung health mo, maintain mo yung boses mo, voice mo, hindi rin, yes po, hindi po basta-basta. I remember for the first 6 months, pag yung one day off namin, hindi talaga ako lumalabas. Hindi ako nagsasalita. That's the best yes, thing. Po, yun ang talagang dapat gawin. It's the yes, best po. Thing. Diba? Talking uses mo. The voice yes, much po. More than singing. Kasi yung role ni Tui din, ang hirap din po kasi ang tataas ng mga songs niya. And he's a military guy, so a lot of shouting. Yes. Tapos ang tataas ng mga kanta. So I really needed to save my voice. Your voice. Yung mga kasama ko, nawi-weirdo na sa akin, ba't hindi ka lumalabas? Why aren't you out, Gerald? The sun is out. Come on. let's go out. Pero nag-sacrifice talaga ako for the first 6 months. Definitely. But then, eventually, na-used to na yung body ko, yung boses ko. Nasanay na. Nasanay na because
8 shows a week, syempre eventually yung muscle magkakaroon ng muscle memory. So sabi ko, wow, okay, medyo okay na, pwede na akong magluwag-luwag ng konti. Medyo to take a chance. Yes po. So after 6 months, yun na, mas na-enjoy ko na yung tour. Gerald, natutuwa kami dahil narinig ng ating mga televiewers, no, ng ating mga tagapanood na nanonood sa Himig ng Lahi, kung paano ang isang singer, artista, nagsimula, maraming pinagdadaanan to improve his craft, di ba? Yes. At ito itong stage talaga, isa yan eh. Diba? Oh, yeah. Dahil live na live yan eh. Yes. Makikita. There's edit, there's take two, take three. Doon, hindi. Mm-hmm. Talagang derecho. Sobrang amazing po yung experience sa theater talaga. Discipline, yes. Sa oras. Mm-hmm. Naku, pagka na-late ka dyan, babatuhin ka, yes. Babatuhin ka ng director mo. Pag nagdel na, yun na, dapat alert yes. Na kayo. Yung ano na, yung chimes, pag tumunog na yun, dapat ano na kayo, ready kayo lagi. And yun nga, yung self-discipline, yung... Yes. Yung... And then you really have to love your craft because if not, let's say for example, I'm not going to talk very loud today because I might have a voice may tomorrow. Discipline talaga. Minsan ganyan. Huh? Yes po. You really have to take care of yourself. You have yes. to do that. Mm. Bale, dun sa Miss Saigon, I'm really thankful after 2 years, I did... In total, 553 performances po. Of Miss Saigon. Yes, for 2 years. Wow. So, amazing. Tutuwa kami dahil guest ka namin, Gerald. Yes. At alam namin, hindi naman ito ang naging unang mong pag-guest sa amin. Yes po, yes po. Natutuwa kami mabalik ka ulit dito sa Himig ng Lahi. Actually, yung last ko po, hindi pa ako nag-Miss Saigon. Yung last ko dito. Ang tagal na pala yun. Congratulations po. Congratulations. And also, we're so proud na nandito ka ngayon ulit sa Himig ng Lahi. And, international you know, actor, exactly. Okay? Stage actor. Thank you po. Singer, mm-hmm. Di ba? You. Okay. Ang guwapo pa. Mr. Gerald Santos. Santos. Gerald, congratulations. Thank you po. Salamat. Kayo. Many, many more.